galing din magkunwari ng gagong to ah. Trevor, this fucker. Tanging nasabi ng kanyang boss. His Hard Wife, episode 28. Where the fuck is my wife? I yelled as I get off the car, while Nicola walking after me. I saw Maxine running downstairs the moment she saw me. Her eyes are in panic. Sophia, she went upstairs to sleep, but... She explained while stammering. She stopped speaking as if she was trying to remember what happened. Maxine! I yelled while grabbing her in arms. Where's Sophia? I asked her again. It seemed she cannot take it anymore that she only looked down as she bit her lips. Then she started crying. Upstairs, she sobbed. Hindi ko alam kung may sinabi pa tong iba. All I know is I need to find my wife upstairs. I never ran so fast. Not when I was hunting down the enemies. Not when I was in the middle of killing. I couldn't hear Nicolo calling me. I couldn't see anything but red. I stopped when I reached her room. There were 5 men guarding outside, but I don't give a fuck about them. My eyes were fixed at my wife, who's now peacefully sleeping in my bed. Even at this state, I can see her eyes are bloodshot. She looks so pale and sick. I swear, Piero, we were just talking one moment, then I heard her screaming next. Kanina pa nagpapaliwanag si Maxine ang nangyari kay Piero, pero mukhang hindi ito nakikinig. Tumakbo agad ako sa kanya, fearing something might happen. When I opened the door, I saw her on the floor and that fucking shit. Tukoy ni Maxine sa isang box na kulay puti na nakapatong ngayon sa lamesa ni Piero. Pero hindi lang pala ito isang ordinaryong kahon. Napagalaman din namin na naglalaman pala ito ng isang putol na kamay na may isang maliit na papel. The doctors want to say congratulations to you. Too bad. He could not make it anymore. Alice. Parang isang bomba si Piero na isang kaunting galaw mo lang ay maaaring sumabog. They are playing with us. The Latino Santana is playing this game too damn well. There is still a traitor lingering here. That is not even a question. It's a statement from Max. I know. Shit. Sabi na nga ba, Piero is not stupid not to know these little things. Nicolo, you know what to do. Yes, boss. Madilim pa rin ang mukha nito nang bumaling kay Maxine. Hack their base. Send them virus. Leak their information. I don't fucking care. Just let them know. We are not getting back down. Nag-inat-inat muna si Maxine bago sumilay ang isang mapaglarong ngiti. Ah, pleasure. So this is the real war now. And we'll make sure that we will win this time. The next hours were spent planning on how to take down Latino Santana. Hindi ko alam pero na-excite akong mapatay ang mga hype na yun. Hindi na kami makapag-date ni Maxine dahil sa kanila. We were in the middle of discussion nang biglang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Piero na nagbabantay kay Sophia. Speak. Mautoridad nitong sabi nang hindi pinapasadahan ang tingin ng tauhan. Sir, she's awake. Iyon lang sinabi niya pero sapat na to para maging taranta si Piero. Wala pang ilang segundo pero agad na tong nawala sa paningin namin ni Maxine. Kami nalang dalawa ang naiwan dito. Napabaling ang tingin ko kay Maxine na ngayon ay tila malalim mong iniisip. Love, malambing na tawag ko rito. Salit na isang matamis na ngiti ang makita ko, nakabusangot to habang masamang nakatingin sa akin. Anong love ka dyan? Samantalang si Sophia, agad akong napalingon sa pananggalingan ng isang pamilyar na boses. Nalay so, Piero. Bigla na lang nagsibagsaka ng mga luha. The guards are now gone and kaming dalawa na lang ni Piero ang nandito ngayon. Piero, I extended my arms waiting for him to hug me. Naramdaman ko ang paglubog ng kama nang umuputo sa tabi ko. Akala ko ay mabibigo ako pero ganun na lamang ang saya ko nang paunlakan niya ang yakap ko. Hush na, wife. I'm here. Mas talo kong hinagpita ng pagkakayakap ko sa kanya habang inahayaan ang sarili kong ibuhos ang lahat ng nararamdaman ko. This has been a long day for me at hindi ko alam kung kakayanin ko pa if Piero didn't show up tonight. Naramdaman ko ang marahang paghaplos nito sa buhok ko habang paulit-ulit na inahalika ng buhok ko. Panandalian akong humiwalay sa yakap niya habang nananatili ang mga kamay nito sa aking magkabilang gilid. I took this chance para mas titigan ang mukha nito.
Inaplos ko ang kanyang ilong, mata, labi, sa sobrang pagkamiss ko sa kanya. I miss you. Naiiyak ko pa rin sabi sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ko tsaka hinalikan. Naging sunod-sunod ang paglunok ko habang tahimik lamang ito na pinagmamastan. I gathered all my strength to answer my question. Isang tanong na ilang araw rin bumabagabag sa akin. Are you angry at me? Tumigil ito sa ginagawa tsaka ako pinasadahan ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang mga tingin niya kaya ang dulo na lamang ng damit ko ang pinagdidiskitahan ko. I'm afraid maaari niyang isagot sa akin. Galit ba siya sa akin? Hindi niya ba gusto yung balitang magkakaanak na kami? Of course not. Mataman pa rin ito ang nakadungaw sa akin. Bakit hindi ka umuwi? Patuloy pa rin ako sa pag-iyak sa harapan niya. Wala na akong pakialam kahit magmukha pa akong suman sa harap niya sa kakaiyak. Gusto ko lang ilabas ang gusto kong sabihin sa kanya. Baby, look. Umayos ito ng upo sa kama. Then he scooped me, making me sit at his lap. Nakadikit na ngayon ang likod ko sa kanya. His arms are wrapping my waist. Mahigpit ang pagkakahawak nito. Mahigpit na para bang ayaw akong makawalan. Sumisinok-sinok pa ako habang pinupunasan ng sipon ko, but it doesn't seem to bother him. Siya pa nga mismo ang tumulong sa akin punasan yung natirang sipon ko, but I don't care. Please don't misunderstand things. Hindi ako nakauwi because I'm busy taking down the enemies. Paliwanag nito. He rested his face on the crook of my neck. I can feel her breathing there. Hindi ka galit kay baby? Muli kong tanong rito nang magsimula nang maging okay ang pakiramdam ko. Umangat ang ulo nito na malambot ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Why would I be? I love the idea of building a family with you. My heart immediately sank at his confession. Para akong nasa alapaa. Hearing those words coming from him. I love you. It's the only thing I can say to him. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I love you too. Then he planted a kiss on my lips. Mabilis lang yun, pero ramdam ko ang pagmamahal na binibigay ni Piero. Inayos ko ang upo ko. Humarap ako sa kanya. Ang legs ko ay nasa magkabilang gilid nito. I love you most. Nakangiti kong sabi rito tsaka siya muring hinalikan. It was soft and passionate. Para bang this is one way of telling how we deeply love each other. Naramdaman ko ang paglalim ng mga halik nito but I like it. No, I love it. My hands are now in his hair, pulling it because of this ecstatic feeling. I can feel his hand starting to roam in my body. Tonight, I let myself forget. The team has to leave as soon as possible. Iyon ang huling sinabi ni Nicolo bago tuluyang natapos ang kanyang presentation. Nandito kami ngayon sa conference hall kasama ang mga kapo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kay Tribor. I treated him as my friend. Ayun pala ay may masamang bala kay Piero. Matapos ang nangyari sa mansyon, napagdesisyonan ni Piero na umalis muna ako kasama ni Maxine at magtago sa isang safe house niya for the meantime. Kung ako lang ayoko sanang mahiwalay pa sa kanya but dahil na rin sa kondisyon ko, wala akong choice kundi ang sundin siya para sa amin ni baby. Meeting nga, Jorn. Ayun lamang sinabi ni Piero at agad nang lumabas ang lahat. Well, except for Maxine and Nicolo. I'm happy that you already find Sophia. Nakangiting body sa akin ni Maxine ang makalapit ito. Salamat din, Max. Lumapit naman ang tingin ko kay Nicolo, na ngayon ay nasa likuran lamang ito. At sa'yo rin, Nicolo, na mas lalong ikinalapad ng ngiti nito. Kung hindi dahil sa dalawang to, hindi ko alam kung saan na ako dadamputin ngayon. They helped me a lot of times, kaya naman hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa kanila. You don't need to be Sophia. We're friends. Natouch naman ako sa sinabi ni Max. Hindi talaga ako nagsisi na siya ang naging kaibigan ko. Anyway, Piero, I'll already hack their system. I already deleted all our information in their databases. And in just a couple of days, their information will leak in the police without even knowing it. Nice! Sumisipol na cheer ni Nicolo. Napatay na pala ang pinakamagaling na hacker nila Tribor. At tangi si Violet at Tribor na lamang ang buhay, kaya mas naging madali kay Max na gawin to. Naramdaman ko ang paghawak ni Piero sa kamay ko. Marahan niya tong pinisil saka ako binagyan ng makahulugang tingin. Wait for me, wife. It will be over soon. Of course, Piero.
I will. Our baby and I will wait. His Hard Wife, Chapter 29. Pierre wanted me out of the mansion for my safety. Kaya naman napag-isipan niya magtago muna ako sa isa sa mga safe house niya sa Tagaytay. Keep safe, Piero. I love you. I keep myself from crying in front of him again, knowing na hindi ko alam kung kailan kami magkikita ulit. Come back to me, promise me. Hindi ako tanga para hindi maisip ang bagay na yan. They are dealing with dangerous men. Alam kong sa huli ay mayroong mamamatay talaga. I promise. Then he kissed my forehead before planting a kiss on my lips. Ako rin, Piero. I'll wait for you. I'll hold in your promise. Bigla akong nakaramdam ng malamig na bagay sa leeg ko. Nagulat ako nang makitang isa itong quintas na mayroong pendant na maliit. Hinawakan ko to at tiningnan ng maigi. Just press that if something happens. Hindi na ako makapagsalita dahil baka maiyak lamang ako ulit. Kaya tanging-tango na lamang ang naging sagot ko sa kanya. Here. Inabot rin ito sa akin ang isang maliit na dagger. Nagtatakang tumingin ako rito. You can use that to protect yourself. Ilang saglit pa ay inihanda na ng tauhan ni Piero ang sasakyan. Ilang oras din ang tinagal ng naging biyahe namin. Almost 6 p.m. na nang marating namin ang kanyang safe house. Good thing Maxine is here with me now. At least, hindi masyadong lumilipad ang isip ko kay Piero. After dinner, we decided to move in the terrace, overlooking the sea. The sound of the waves calmed my mind. Masyadong nakakabingi ang katahimikan sa lugar na to, but I like it. Payapa, parang malayo sa kung anumang gulo. Mind to share something? I just want this to end, Max. I always wonder what would be our lives if this will be over. It's hard to sleep without thinking of our safety. Nakapagod na rin pala. It will, soon. Just trust Piero on this, okay? I do. I always do. Ang tanging nasagot ko sa kanya habang tinitingnan ang kalangitan. The stars are twinkling tonight. Ang sarap lang tingnan. Ever since na umalis kami ng mansyon, ay hindi ko na nakausap si Piero through phone. Same with Nicolo. At magmula nang dumating kami rito sa safe house, ay maya't maya rin ang dasal ko na sana ay ligtas sila. And I'm hoping that tomorrow morning, nandito na sila. We spent the next hours talking random things. Napuno ng tawanan ang buong safe house at hindi na namin namalayan ang oras. Fuck, we lost track of time. Natatawa ang sabi ni Max habang tinitingnan ang oras ng kanyang cellphone. Pinakita niya to sa akin. Tsaka ko lamang napansin na halos mag-aalas 10 na pala ng gabi. Should we take a rest na, Sophia? I was about to nod nung marinig ang isang nakakabing alarm. Nanlalaki ang mga mata ni Max na bumaling ito sa akin. Ano yun, Max? As far as I know, kami lang ang tao dito ngayon sa safe house. Ngunit bago pa man ito makasagot, ay mabilis itong kinuha ang kamay ko tsaka kinaladkad pabalik sa loob. Halos madapa pa ako sa sobrang bilis ng paglalakad dito. Hurry! Hindi pa man kami inaabot sa living room, ay nasalubong namin si Dante na tumatakbo papunta sa amin. Sa likuran nito ay tatlo pang inatasan ni Piero na magbantay sa amin. Dante? Tanong ko nang makita siya. Kailan pa siya nakarating dito? Piero sent almost 50 men with us kanina at parang hindi ko siya nakita roon. I look at Maxine pero mukhang masyado siyang preoccupied sa nangyayari. Kailan ka pa? Hindi na natuloy ang sinasabi ko nang makarinig kami ng isang pagsabog mula sa labas. Good thing Maxine was fast enough to grab me. Agad kaming dumapa for any possible debris dahil sa impact ng pagsabog. Ano nangyayari? But then again, no one answered me. Pabalik-balik ang tingin ko kay Dante at Max na ngayon ay tila nag-uusap ng tingin. They hear. Ang tanging nasagot ni Dante nang mapansin ang pagkalito sa mukha ko. I'm not dumb not to know what he means. Hindi maitago ang kaba sa dibdib ko para sa kaligtasan namin ngayon. Now that Pierre is not here, can we survive? Dante, take Sophie at the basement. I'll handle them for a while. Tumango lamang to tsaka ako hinila palayo kay Max. Nakakailang hakbang pa lang kami nang muli ko tong binalikaring tingin. Naiwan si Max sa living room kasama ang dalawa. Kinuha nito ang baril sa kanyang holster tsaka ito kinasa. She looks merciless and ready to kill anytime na may masasalubong lamang to. Ilang saglit pa ay may sinabi to sa dalawa bago tuluyang umalis. Sa tingin ko ay pupunta sila sa labas para i-check ang lagay nito.
Just press that if something happens. Parang nag-echo ang boses ni Pero sa isip ko. Bakit hindi ko nga ba ito naalala agad? Pasimple kong pinindot ang kwintas na binigay ni Pero kanina. It would take 15 to 20 minutes for Pero to come here by airplane, but I was silently praying for a help to come. Knowing Mac's abilities, I know she can handle them, but it will not be too long. Dante and I were basically running when he stopped and let go of my hand. May problema ba, Dante? Tanong ko rito. Nananatili namang itong nakatalikod sa akin at hindi lumilingon. Uy, bakit tayo minto? Inikot ko ang tingin sa paligid. Then I realized na wala kami sa basement. We were in the exit part of the safe house. Naririnig ko na rin ang palikitan ng mga putok. Hindi ito ang basement, Dante. Halos mangilabot ako nang marinig ko ang halakak nito. Unti-unti ako napaatras nang umarap to sa akin nang nakangisi. Nagsimulang manginhik ang mga kamay ko nang makita ang baril sa kamay niya. Traidor! Ang tangi kong nasabi habang itinapat ang baril sa akin. Hindi pa rin nabubura ang ngisi nito. Parang hindi ito ang Dante na nakikita kong kausap ni Piero. Ibang tao ang nasa harap ko ngayon. Mamamatay ka na ngayong gabi, Sophia. Even the way he said my name gave me a goosebumps. Please, baka pwede natin pag-usapan to. Nanginginig na pakiusap ko nung na-realize kong wala siyang balak ibaba ang hawak na baril. How are you, dear Sophia? Nagawi ang tingin ko sa isang pamilyar na lalaki na ngayon ay nasa hamba ng pintuan ng exit. Tribor? Natutup ko ang bibig ko nang makilala ko kung sino to. He's Tribor, the friend I met months ago. How, when? Pautal-utal na tanong ko sa kanya. Pasipol-sipol itong naglakad palapit sa akin while Dante remains standing. His gun is still aiming at me. Umikot ito sa akin tsaka inamoy-amoy ang buhok ko. I like you, Sophia. My jaw dropped at his confession. I like you when we first met. I have plans of making you as my wife. Every night, I dream of fucking you in my bed. Everything changed when I found out that you're his wife. Mas talo akong kinalabutan sa mga naririnig ko. Parang gusto kong mandiri sa taong nasa harap ko. Marayong malayo to sa taong nakilala ko at tinratong kaibigan. Remember the night you were drugged? I remember it. That's the time na dinala ko ng isang lalaki sa abandonadong building. It's my plan. Akala ko matutuluyan ka na nga nun eh. Sabay halakhak nito. Naikuyom ko ang kamay ko sa sobrang galit. Hayop ka? Para akong nabingi sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasampali sa akin. Napasalampak na lamang ako sa sahig sa ginawa niya. Naramdaman ko ang dugo sa bibig ko. My eyes started to steam. Please, maawa ka, Tribor. Hoping he would listen, pero wala. Mas lalo lamang tumigas ang mukha nito, tsaka muli ako ang nilapitan. Madiin niyang pinisir ang pisngi ko. Ngayon palang tuluyang nagsisingin kung gaano kadelikado ang buhay ko ngayon. Pero, please save us. You really think I'll spare your life tonight and that baby of yours? He placed his face on my neck. And there he started kissing me hard. Pakiramdam ko ay nandidiri ako sa sarili ko. Feeling him kissing me, parang gusto kong basok ha. Thanks, Sophia. This is not the right time to be weak. I need to be strong. I need to survive while Pero is not yet here. Pinakiramdaman ko si Tribor. Kahit diring-diri ako sa pinaggagawa niya, ay hinawakan ko muna to. His kisses went on my neck. Jaw, back to my neck again. Nang masigurong distracted dito sa ginagawa, ay malakas ko to ang tinulak. Without a word, I hurried back to the living room. I screamed when I heard a gunshot. I collapsed when I felt the pain in my legs. Shit! It hurts! Naiiyak na talaga ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Pero still, sinikap kong makaalis kahit hirap na hirap. You think you can escape, ha? Unti-unti nang lumalabo ang paningin ko sa sobrang pag-iyak. Dinagdagan pa nito ng hablutin nito ang buhok ko tsaka ako kinaladkad. I struggled hard as I cried out in pain. Ngunit mas lalo lamang hinihigpitan ni Tribor ang pagkakahawak nito sa buhok ko. Pakiramdam ko ay may hiwalay na to sa anit ko. Nang makabalik kami sa pwesto kanina ay hinagis lamang ako nito sa sahig. Oh shit! Baby, hold on! Agad kong inalala ang kalagayan ng baby ko. Please! Please!
Hold on a little more, baby, please. Daddy's coming soon. Dante, please. Help me. Pag mamakaawa ako nang makita si Dante na nakatayo lang sa gilid at nagmamasid sa amin. Wala ka ng kawala ngayon, Sophia. You'll die. Lumuhod sa tapat ko si Trevor. Tinutok nito ang hawak na baril sa noo ko. Napapikit na lang ako while accepting my fate. Maybe it's the end for me. I'm sorry, baby. I can't protect you. Masyadong mahina si Mommy. What the fuck is that? Agad akong napamulat sa narinig. But I see nothing. Darkness. Parandali ang namatay ang ilaw na agad ding bumalik. Sa muling pagbalik nito ay nakita na lamang namin si Dante na nakahiga na sa sahig at wala ng malay. Para akong nabuhayin sa nakita. Is it Piero? Nandito na ba sila? Shit! Sa sobrang galit ni Trevor ay marahas ako nito ang pinatayo. Muli kong naramdaman ang sakit sa legs ko dahil sa tamang tinamo. Iniwasan kong mapangiwi nang makita ang dugo na ngayon ay nakakalat na sa sahig. Mas talong lumakas ang ingay ng mga baril. Sana mahanap ako kaagad ni Piero. Trevor wrapped his arms on my neck while his gun on my temple. Nasaan ka na, Caruso? I have your wife here, you know. Piero walked in. May hawak itong baril sa magkabilang kamay habang si Nicolo ay nakasunod sa kanya. Let her go, Trevor. Nananatiling madilim ang mukha ni Piero, but I know he really wants to kill this Trevor. Piero tried to step forward, pero mas lalong hinigpitan ni Trevor ang kanyang pagkakahawak sa akin. Choking me, hindi ko na maiwasang hindi mapadiing. Ngayon mas lalong tumindi ang sakit ng legs ko. Unti-unti ko na rin nararamdaman ang pagdidilim ng paningin ko, but I really tried so hard to remain conscious. That caught Piero's attention. Nakita nito ang tama ng baril sa legs ko. Gumalaw ang mga panga nito at mas talong humigpit ang pagkakahawak sa baril. Shoot me, Piero! Tila demonyong nakangiti si Trevor habang inaamoy-amoy nito ang buhok ko ng paulit-ulit. Napapikit na lamang ako dahil parang gusto ko nang masuka sa ginagawa niya. I know he's just pissing Piero off. Then I remember na mayroon nga palag binigay si Piero sa akin na dagger kanina. Dahan-dahan ko tong kinuha habang busy pa sa pangiinis si Trevor. Do you know I like your wife? Too bad. She'll be dead before the night ends. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Nagbigla akong isaksak sa kanya ang dagger na nasa hita ko. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para makalapit kay Piero. Nang papalapit ako ay agad ako nitong hinila palapit sa kanya. He pulled me against him before turning around. He kept my head on his chest while he's shooting bullets. I lost track of what's happening. I just know they're fighting. At ang sunod-sunod na putukan ay napalitan na ng katahimikan. Is it over? Natatakot akong iangat ang mukha ko dahil baka mamaya ay may tama si Piero. I could not bear it. You're safe now, wife. Marahang bulong nito sa akin sa gitna ng katahimikan. I look up to him and I genuinely smiled. Finally, I can hear Nicolo telling something pero hindi ko na to maintindihan. The next thing I know ay nilamon na ako ng kadiliman. Samantalang si Nicolo, Violet escape. Tangina talaga. Parang pusang babaeng yan at hindi pa mahuli-huli. I know. Let her enjoy first her remaining days. Pambabali wala ni Piero sa sinabi ko. Parang hindi siya masyadong stress kay Violet. Hold him. Mading utos ni Piero sa mga tauhan habang hawak-hawak nila si Dante. Putok ang mukha nito at halos hindi na makilala ang mukha dahil sa sinabi ni Piero. We arrive at the safe house bago pa man pindutin ni Sophia ang kanyang kwintas. We already found out that he's the fucking traitor. Kaya naman hindi na nagsayang ng oras si Piero. He immediately called the pilot para lang makarating kaagad. Naabutan namin si Maxine, nakasalukuyang nakikipagpalitan ng baril sa mga kalaban. May natamo rin itong mga galos, pero kaya pa naman niya ang sarili niya. Si Sophia! Agad ko itong nilapitan ng mapatumba ang huling kalaban. She's already on the basement. Napahinga ako ng maluwag sa narinig. Mabuti na lang at maagap itong si Max. May susugod pa sana sa kanya pero agad ko na itong binaril bago pa man magtangkang iputok ang hawak. With Dante, dugtong nito na hindi ko inaasahan. Dali-dali kaming pumunta sa loob at nakita ang gulo-gulong living room. It took us a minute bago namin siya nahanap.
Alas pagpawisan ako nung makita namin si Sophia na hawak ng tanginang Trevor na yun. Sarap bangas ng mukha. Die fucker. Walang awang binuhusan ni Piero si Dante ng gasolina sa buong katawan. Agad itong nagsisigaw lalo na nang makita ang hawak-hawak kong lighter. Nakangisi akong lumapit rito. Kita na ang kayo ni Trevor na yun sa impyerno. Malilate lang siya ng kaunti. Then I light it up. Parang isang musika ang sigaw nito habang nilalaman ng apoy ang kanyang katawan. Pasayaw-sayaw pa akong sinasabayan to. Let's get out of here. Wala eh. Utos ng bossing. Kaya naman sumunod ako rito palabas ng building. Wow! Hindi ko mapigilang hindi mamangha sa nakita. Kasalukuyang nakatali ang dalawang kamay ni Trevor sa isang 4x4 na sasakyan. Gaya ni Dante, bugbog sarado rin ang sinapit nito pero may mali pa rin naman. Take off his clothes. Madaling sinunod ng matauhan ang utos ni Piero. Walang nagtangkang pigilan siya. Knowing the boss, walang makakapigil sa kanya maliban kay Sophia. Take him to anywhere you want. I don't fucking care. Take care of his body after. Yun lamang kanyang sinabi bago umalis, pabalik sa kanyang sasakyan. Lesson learned. Don't ever make a Caruso mad. Biglang nagbip ang cellphone ko. Napangiti ako na makita ang pangalan ni Max sa screen. Okay na rin daw ang kalagayan ni Sophia. Maxine is there. Hindi ito nagsalita hanggang sa loob ng kotse. Ngunit bago pa man kami tuluyang makaalis, ay rinig ko ang malakas sa sigaw ni Trevor habang papalayo ang sasakyang kinatatalian niya. His Hard Wife, Last Chapter. Si Sophia. I glance at my list to check if I miss something. It's almost 6 p.m. of New Year's Eve. No doubt why there's a lot of people doing their last minute shopping. 2,575.25 bam. Here, I gave her my cash and she smiled. I'm tapping my fingers, imagining the faces of the twins. Paniguradong hindi na naman maipinta ang mukha ng dalawa, lalo na si Mallory. I'm planning to cook Mallory's favorite, spaghetti this time. Last time kasi she cried all night when I cooked carbonara instead of her all-time favorite. While Marcus, well, he's always poker face as ever, kahit ang bata-bata pa. Thank you, ma'am. Bati sa akin ang babae sa cashier. Nang matapos nilang ilagay sa karton ang mga pinamili ko. Ilang oras na lang ay New Year na naman. Kailangan kong makauwi agad sa bahay. Inayos ko na ang pinamili ko at nilagay sa likod ng kotse. Nang sa tingin ko ay okay ng lahat, ay dali-dali akong pumasok rito. Can't wait to see my twins. It took me almost 20 minutes before reaching our house. Nandito kami ngayon sa Albay to spend our New Year. Agad kong nilabas ang mga pinamili ko nang mapansin ko ang isang hindi pamilyar na kotse na nakaparada sa gate. Sa hindi malawang dahilan ay agad na sumikbo ang kaba sa dibdib ko. Dahan-dahan akong pumasok at pinakiramdaman ang bahay. Tahimik at mukhang wala ng makakaiba. I want! Rinig kong sigaw ni Mallory mula sa kusina. Ano kaya nangyayari sa kanila dun? Mitch? Tawag ko sa nani nila. Inalapag ko muna ang pinamili ko sa couch at agad na dumiretso sa kusina. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita kung sino ang laman ng kusina. A man in his three-piece suit is standing while the twins are sitting at the table. Magulo ang lamesa dahil sa pagkalat ng mga pagkain nila at ganun din ang itsura ng mga anak ko. Napatingin naman sa akin si Mallory at agad na umaliwala sa mukha nito nang makita ko. Mommy! Napalingon sa akin ang lalaki at halos mapako ang paa ko sa sahig sa nakita. He's still the same. Those dangerous eyes to cut my heart 2 years ago. I can't deny he looked more mature and masculine this time. Wala na rin ang maliliit na balbas nito unlike before. He looked gorgeously handsome. Sophia. Halos mahigit ko ang hininga ko nang banggitin nito ang pangalan ko. Instantly, I felt dizzy and collapsing by his tears. I can't escape. I immediately ran to him as he pulled me in his embrace. Akala ko you would miss it this time. We were already in Albay for almost 1 month. And Piero, being busy as ever, akala ko hindi namin siya makakasama ngayon. Of course not. He cupped my eyes as he wiped my tears. Hindi ko malang napansin na umiiyak na pala ako. I'm sorry, I didn't make it in Christmas.
It's true. He missed the Christmas with us dahil sa bagyo nung panahon na yon. We cannot risk his safety, kaya naman nagtiyaga na lang kami sa video call para naman makita siya ng mga bata. I was thankful dahil naging safe ang mga bata 2 years ago despite of what happened. I have a normal delivery and they were healthy. Only God knows how I am scared at time na baka anytime ay bawiin sila sa amin. Kaya ganun na lamang ang saya namin matapos malaman na magkakaroon kami ng kambal. Doble ingat sa akin si Piero sa pagbubuntis ko. Kulang na lang ay hindi na ako paalisin ng kama. Kaya ang resulta, madalas kaming mag-away. Nicolo and Max are now in Manila. Ewan ko ba sa dalawang lovers na yun kung kailan balak magpakasal. I'm just so happy for them. Pansamantala munang iniwan ni Piero kay Nicolo ang pamamahala sa mafia. So far, mula nang mawala ang mga Santana, ay naging payapa na ang buhay namin. Hindi ko naman masasabi na forever kaming safe, but now, I can say that I enjoy every moment of my life. The fireworks light up the sky tonight. Maingay ang buong paligid bilang pagsalubong sa bagong taon. Nakatanaw kami ni Piero mula sa terrace ng bahay. Buhat-buhat ko si Maliori habang buhat niya si Marcus. They are both busy playing their toys. Bilib din talaga ako sa tibay ng mga anak mo. Ising pa hanggang ngayon. Umalakhak lang si Piero sa naging litanya ko. I love you, wife. Umangat ang tingin ko sa kanya. He's storing me with his eyes. Eyes full of love. Kabaliktaran ng Piero na kilala ko dati. Ngumiti ako ng matamis rito. I love you too. Inakbayan ako nito and I lean on his shoulders as we watch the fireworks. I felt him kiss my temple. I love you most. Na siyang ikinatawa ko na lang. Hindi talaga to magpapatalo kahit kailan. As long as he's here, I feel complete with the twins. The end.